dami nilang talbos ng sili. I'm sure, pang ganito ka-fresh yung ingredient, meron at meron tayo mapagagamitan ito. So kuha lang tayo ng mga ilang pirasong talbos. Tsaka kung mapapansin ninyo, yung sili nila is medyo maputi. Meron din sila dito yung Thai chilies. Food explorers, kung natatandaan ninyo nung nagkambing tayo, meron tayong pinost sa ating Facebook page na dapat yung gagamitin natin noon was yung alibangbang bilang paasim. But since yung nakuha natin was yung nagpapanggap na alibangbang, ito finally, may papakita na natin sa inyo ang tunay na alibangbang na ginagamit sa mga sinigang, papaitan, or kung wala kayong sampalok, pang sinampalukan, pwede ang alibangbang. So, pinaka-main difference niya siyempre kumpara doon sa peking alibangbang na nakita natin before is yung taste. So, ito yung ating fake na alibangbang. Okay? Main difference niya is yung fake na alibangbang na hindi pinangaasim is para siyang butterfly. Lasa niya, kapag kinain niyo yung alibangbang, siyempre titikman mo kung hindi ka sure. Yung ornamental tree na mukhang alibangbang yung dahon, hindi ganito yung puno. Mas matataba. Yung dahon niya is para kang nagkumpol ng yung talbos na dahon ng sampalok. Yun yung pinaka flavor profile niya. Pero may kaunting habol ng pait sa dulo. Very mild lang. Tolerable. For our dish, it's something na gusto kong bumawi. Kasi when we had the opportunity to do pinapaitan or sinanglaw, gusto ko sanang gumamit nun ng alibangbang. But unfortunately, yung nakuha naming dahon is yung peking alibangbang. So since meron sila dito, and of course may nakita tayo dyan ng mga native chicken, naisip ko na gumawa tayo ng inspired ng papaitan or ng sinanglaw, pero using yung mga normaling hindi paborito ng karamihan na parte ng manok, which is yung innards. Pero syempre, gagamitin pa rin natin yung pinakalaman ng manok. At yun nga, gusto kong ibida dito is yung ating alibangbang. So for our dish, ifa-fabricate ko lang yung ating mga buto-buto na part. And nakaipon din ako kanina ng mga lamang loob, which is yung kanilang atay, puso, at saka yung balon-balunan. Kakat ko lang siya ng mas maliliit. Pag ready na yung ating karne, buksan ko na yung ating apoy. Konting mantika. Bale, ang gagawin natin is isasangkot siya natin yung pinakakarne mismo. Since mainit na yung ating pan, siyempre, hindi mawawala yung ating mga panggisa. Roughly chop lang natin. At habang kumakapit yung lasa at amoy ng ating bawang at sibuyas, hihiwain ko naman yung ating balunan. Kung napapansin ninyo, yung breast part ng native chicken natin, hiniwalay ko ng konti kasi mamaya-maya ko pa siya ilalagay. Unahin ko munang isang kutsa yung mga medyo mas makukunat na part. So yun nga, yung mga dark meat, leg, thigh, and yung buto-buto na part, and syempre yung ating balunan. Isa pa sa ilalagay kong mauuna ay yung puso.
Hindi yan kasing kunat ng balunan, pero hindi yan kasabay dapat niluluto ng ating atay. Para mabigyan natin ng tamang oras at panahon yung mga iba't ibang parte ng manok na normally kasi kadalasan pinagsasabay-sabay lang natin. Now, we always say na this is a very important aspect in our cooking. When you determine yung mga right cooking times ng different parts, nagkakaroon ka ng mas magandang output, mas masarap in short yung iyong nalulutong pagkain. Nagtataka kayo bakit natin pinilit gamitin yung alibangbang. Ano bang meron sa alibangbang? Alibangbang is one of those native ingredients na ginagamit sa karamihang probinsya dito sa Pilipinas. Kasi kadalasan, dahil sobrang commercialized na ng sampalok, yun na lang lagi yung ginagamit nating pang-asim. So I think it's also our responsibility to get to know yung mga indigenous ingredients na hindi na natin nagagamit. Bakit? Kasi ito isang klase ng halaman na may iba pang gamit. Yung ating mga madadaling maluto na parts, itatabi ko muna. Ilalagay natin sila once na malambot na yung ating ibang naunang parte. And then, hahaluan ko muna siya ng ating sibuyas bago ko siya takpan. And of course, let's season it. And at this point, pwede na nating lagyan ng chicken stock or tubig or hugas bigas. So normally, pag native, alam naman natin, mas matagal ito kaysa dun sa mga commercially available na mga manok. Reason for that is karamihan ng mga native chickens na nagagamit natin ay free range. So, kumbaga mas na-work yung muscles nila. So that's one reason kung bakit mas kailangan nating bigyan ng panahon yung karne para lumambot. And of course, when you're free-ranging your poultry or your livestock, mas may access sila sa ibang pagkain, hindi commercialized kumbaga. So, mas nade-develop yung kanilang katawan naturally, giving us more flavor. But yun nga, you just have to be very patient para makuha mo ito. So let's just cover this. Let it simmer for about siguro mga 45 minutes to 1 hour. Then we'll go and check again. Let's go and check kung paluto na yung ating chicken. Ayan. Hindi pa siya super fork tender. Kumbaga may konti pa siyang laban. Pero nakikita nyo naghihiwalay na siya. So magandang senyales na palambot na yung chicken natin. And that's right about the time na ilalagay ko rin yung iba pa nating natitirang ingredients. Tikman ko lang. Doon na siya. Again, hindi siya yung humihiwalay na lambot, pero maganda na. Hindi na siya makunat. So ilalagay ko lang yung ating atay at yung chicken breast. And hihabol na rin natin yung ating pampaasim. Haluin lang natin mabilis. Takpan na natin, balikan na natin pag malambot na lahat. So, silipin natin. Tikman ko lang. And sabi nung lasa, ready na rin siya. And yung laman ay ready na rin. Let's plate. Ayan, luto na ang ating chicken alibangbang. Ito na yung mga dish na astig
Kasi I've never tried alibangbang sa chicken. Kadalasan nagagamit yan sa seafoods or din nga, pinapaitan. Pero kung isipin ninyo, ilan lang yung ingredients natin. Chicken, alibangbang, and then siguro yung mga panggisa. So napaka-practical, accessible, and I'm pretty sure it's mura. Lalo na pag ikaw na yung nag-raise ng sarili mong manok. Ito is what Filipino cuisine is all about. Simple, humble, pero super yummy.